Meron akong gustong further clarification dito dun sa pagkakaalam nung ano itong kwentong ito na encounter niya doon sa ano sa girl ano dun sa lady. Ibang iba ito dun sa ano sa ginawa ng ating Panginoon. Okay, isa example natin before sa episode 13 yung kabaligtaran no, na kasi ang Panginoon nung nakausap niya yung isang tao na ang alam ay 5, 6, 7, 8, 9. Meron siyang alam na limang law doon sa 10 commandments. Hindi siya dinisparage ng ating Panginoon. And then, pero meron pang isa pang account sa ano, sa Bible na gusto kong i-discuss natin. Ito yung makikita sa Matthew 25 verses 14 hanggang, medyo mahaba-haba to, no? 14 hanggang 30. Pero basically, ang kwento nito yung meron isang tao kasi naman traveling, pupunta siya sa ibang bansa. Ibang country, tapos tinawag niya yung kanyang tatlong servant at binigay sa kanila yung kanyang goods. Yung importante sa kanya. So yung isa, binigay niya na ng 5 talents, yung isa binigay niya ng 2 talents, yung isa binigay niya ng 1 talent. According to dun sa ano, kakayanan nung pinagbigyan, pagkatapos umalis na siya. Ngayon, yung nabigyan ng ano ng 5 talents, yung talents bigat ito ng gold ano. Yung nabigyan ng 5 talents, trinade niya to. Tapos kumita siya ng another 5 talents. So ganun din tong pangalawa noon, yung naka-receive ng 2 talents, ano na rin business niya rin ito, nag-trade din siya at nakapag-gain siya ng another 2. So na-double niya rin yung kanyang yung iniwan sa kanya. Pero yung isa na nabigyan ng isang talent, ang ginawa niya, tinabi niya yung kanyang talent, naghuhukay siya, tapos tinabo na yung lupa. So tinago na yon. And then, later on dumating, umuwi na uli yung yung Lord ng mga servant ay umuwi na. Tapos nagkaroon sila ng pagre-reckoning yung nagtugma sila ng kung ano nangyari sa binigay niya. So, yung binigyan ng 5 talents, sabi niya, binigyan mo ko ng 5. Ito yung another 5 na tinubo ko. Wow, sabi yung galing ko. So, delivers and, sabi sa kanya, well done, good and faithful servant, sabi niya. Faithful ka sa konti, so, di ka pasok ka, gagawin kang ruler over many things. Enter thou unto the joy of the Lord. So, ganun din yung sa pangalawa. Sabi niya, binigyan mo ko ng 2. Kumita ko ng 2. So, ganun din sinabi sa kanya, no? Well done, thou good and faithful servant, blah, blah, blah. Then, ito ngayon yung sa ano, yung nakatanggap ng isang talent. Sabi nung nakatanggap ng isang talent, sabi niya, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strowed. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, thou hast thine. Kung ano yung binigay mo sa akin, eto na, binabalik ko sa iyo. So, ano ba yung mali doon? Wala naman tayong nakitang instruction na ano, no? Na nung binigay yung goods ay ititrade. Wala, no? Although sasabihin natin na implied na yun ang pagkabinigay, maging busy ka, no? Pero definitely, wala tayong nakitang ganun. So isipin natin, wala namang mali dito sa ano sa ginawa nung tao na ito, no? Saka sabi niya, no? Kilala kita eh. Yung kita ng iba, kinukuha mo. Yung sabi niya, yung pakinabang ng iba, kinukuha mo. Eh, natatakot ako, no? Takot ako. Siguro ang takot niya, baka hindi kumita, no? Mawala.
Kaya ginawa ko, tinago ko ito. Pero ang sabi ng Panginoon, nung Lord niya sa kanya, ano ka, wicked at saka slothful servant, tamad ka. Alam mo pala na kinukuha ko yung mga hindi ko pinaghirapan, edi sana nilagay mo sa bangko itong ano, itong pera ko para tumubo kahit na sa ano lang, sa usury, sa patubuan, at least kumita ako ng kahit konti, no? Tapos sabi ng master, sige, yung ano, yung kunin niyo yung talent sa kanya at ibigay ito dun sa may sampu. For everyone, unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. From him that hath not shall be taken away, even that which he had. And kasi the unprofitable servant unto outer darkness. At tapos, tinapon siya sa labas. Dati, kasama niya yung master niya sa ano sa bahay nito, tapos tinapon siya sa labas. At ang description pa nito ay description ng hell, no? And kasi the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Okay, balik tayo dun sa sinabi ko nung sa first part sa verse 14. Nung binigay yung ano, nung binigay yung talent, yung pera, walang instruction na ano, na i-trade ninyo to, na palaguin ninyo. Walang ganun. So, ang kasi ganito yan eh. Oops, balik tayo sa track. Start na tayo sa discussion. Anong ibig sabihin ni nun? Itong verse na to ng Matthew? Matthew 25 verses 14 to 30, ito yung ginagamit ng mga Christian sa kanilang teaching about yung paglilingkod sa Diyos, serving God. And then particularly, itong talent nito can be many things. May magagas sa pinasalikod natin. Huwag natin kalimutan yung truck na yan, yun ay atin. Ano? So, off yung engine, and then, just up tayo. So, ito yung ano, yung aral na na-receive natin tungkol dito ay ganito. Binigyan ka ng talent ng Panginoon at ang talent niya ay either singing, dancing, preaching, giving, everything, lahat ay in-equip ka ng Diyos para magawa mo yung gawain para sa Kanya. And then, yung gawain na bibigay mo yan, mamumunga yan at yung bunga ay ibibigay mo sa Diyos. So kung nagwi-witness ka, makakawin ka ng mga souls. Every soul na mawin natin will become a star on the crown na bibigay sa atin ng Panginoon. So yun ang pinaka-reward natin ng nagkakaroon ng palamuti, yung corona na ibibigay sa atin ng Diyos. And one thing more, kinuha natin yung load. Okay, so move na tayo ngayon. So yung talent na yan ay nagamit natin at isa pa sa mga talent na pinagbibigyan diin ng ano ng mga mananampalataya, ng mga preacher ay yung talent na salapi. Kasi nga talent eh silver yan eh. 'Di ba? Pera. Yan yung pera kaya na ibi-business yan. So binigyan daw tayo ng Panginoon ng ano ng blessing na salapi at yan ay gagamitin natin sa pag-finance ng gawain ng ano ng church. O pagsuporta sa mga nagtuturo, mga nabubuhay sa Biblia para sila ay mabuhay at makapag-perform sila dun sa job. Okay, so yung binigyan tayo ng talent ng Panginoon, yung talent na yung salapi, at yung salapi na yung kinakailang gamitin natin sa business. Yan na yung sinasabi nila na kapag hindi ka tapat dun sa salapi, kukunin sa'yo ng Diyos at ibibigay yan dun sa mga tapat. Kita niyo yung ano, no? Yung huling servant na isa-isa na nga lang binigay sa kanya, kinuha pa, tapos binigay dun sa kumikita ng marami. So, ang blessing ng Panginoon pagdating sa pera ay bibigay niya dun sa mga ano sa mga masisipag, yung mga tapat na ginagamit yung salapi na binigay sa kanila ng Diyos sa tamang kaparaanan. So, yun ang teaching na ating nare-receive. So, apparently, konti lang ang nakakatupad nakakatupad ng ganyang utos kasi pag tumingin ka sa isang church, may katabi no. Kapag ka tumingin ka sa isang church, yung mga member noon,
mabibilang mo lang yung sinasabi natin na ano, na financially affluent, yung mga financially ay kumikita ng malaki. So yun ang lumalabas na ano, na pag tinignan natin ang iglesia, ang daming walang pera, ang daming naghihirap. Tapos para sila makapagbigay sa gawain, nangungutang pa sila. Okay, nagkakautang pa sila para lang suportahan yung mga program na in-impose ng church, yung mga program na tingin nila ay dapat sila magbigay. Kung hindi lalago yung gawain. So, yun ang nangyayari. Pero tulad nung na-discuss natin, ano, tulad nung pinopoint out ko sa inyo doon sa verse 14, walang nakalagay doon ng Panginoon na sabi invest niya yun. I-invest yung talent. Ibinigay niya lang yon sa kanyang mga ano. At tingnan natin, no, i-compare natin to, no. Madalas sinasabi na, at ako rin naniniwala, na yung ano nito, yung Lord ito na umalis at bumalik, ito ay si Kristo, ating Panginoong Yesus. So, pag-akit niya sa langit, iniwan niya sa atin. Meron siyang iniwan sa atin na mahalaga sa kanya. At ina-expect niya na pagbalik niya galing sa ano, sa langit, pagkukunin niya tayo, i-recompense niya tayo kung paano natin ginamit yung kanyang ano, yung kanyang binigay na mahalaga sa atin. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang mahalaga sa Panginoong Yesus? Yung commandment ba, yung utos ba niya na dapat sundin, o yung pera? So yung ano ang mahalaga sa Panginoon? Yung pera ba? O yung kanyang utos. Kasi kung pera ang ano ang standard niya, o di i-interpret natin yung ano, yung verse na to na ang tinutukoy niya ay pera. Pero hindi niya sinabing invest, binigay niya sa atin. So pagka nagbigay ka ng utos, ano ang dapat gawin? Kahit hindi sabihin, susundin. Kapag ka nagbigay siya ng utos ang kanyang binigay, ang in-expect niya, yan ang susundin. Kaya itong sa parable of the talents na to, kung gagamitin natin na susi yung obedience, yung lima, yung dalawa, at yung isa na ibinigay dun sa kanyang mga servant, ito ay kautusan na naaayon sa kakayanan ng pinagbigyan. Ibig sabihin, yung binigyan ng lima, mas mature kaysa dun sa binigyan ng dalawa, at yung binigyan ng isa ay beginner. Pag-umpisa pa lang. So, wala pa siyang alam sa Diyos. Balik tayo dun sa, ano, sa tao na binigyan ng lima. Itong maganda eh. Ang ano kasi, ang Ten Commandments, nahati yan sa dalawang group. Yung first group, ito yung love God with all your heart, with all your mind. And then yung second part, yung you shall love others as yourself. Loving others as yourself. Ito yung ano yung second part. So diyan din natin makikita na ang first part, yung loving God, ay limang commandment. Commandment number 1 hanggang commandment number 5. Kasi yung commandment number 5, sinasama yan ng mga tao dun sa ano, the second commandment ng mga Christian. Ang dahilan kasi kung bakit hindi pala tayo dapat. Ang dahilan kasi kung bakit sinasama nila sa second group ng ano yan, ng love others as yourself, hindi about love of God. Kasi iba ang interpretation nila dun sa ano, sa ibang interpretation ng mga money lovers sa ano, sa verse, sa fifth commandment, kaysa dun sa mga yung mga obedience lover sa ano, sa yan, sa fifth commandment na yan. So sa mga money lover, ang commandment number 5 ay yung suportahan mo yung nanay at tatay mo kahit may pamilya ka na, no, financially. Which is correct kung hindi kaya ng parents mo, kung may nangyari sa kanila. Kung may nangyari sa, muntik na tayo makaport. Isuportahan sila financially, no? Pero pagdating sa obedience, iba naman tinuturo doon. Ngayong honoring your father and mother is i-honor mo sila kung i-accept mo yung teaching nila about the
first, second, third, and fourth commandment. Okay? So, itong matured Christian na to, na hindi pa siya, hindi pa niya kabisadong loving God and loving others as yourself, natuto siya noong na-inobey niya yung first five commandments. Yung ganun talaga ang Panginoon eh, di ba? Sabi niya, yung meron, dadami pa yung alam. Yung meron, dadami pa ang alam. So, binigyan siya ng lima, natutunan niya yung, ano, yung the other five. Natuto siya. So, nag-mature siya spiritually, no? Nakilala niya ng lubus-lubusan ang Panginoon at yung will nito ng paglilingkod na huwag mag-mumulis siya ng ibang tao. Huwag niyang peperahan yung ibang tao. So, pagdating ngayon doon sa isa, dalawang commandment na binigay sa kanya. Ito yung ano, bagong Kristiyano to. So, nakilala niya ang Panginoon bilang kanyang Diyos. Tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. At pagkatapos natuto siyang sumunod doon sa mga inuutos ni Kristo ng ating Panginoon. So, ano nangyari doon? Natutunan niya ngayon na Christian pala siya. Mahalaga sa kanya, mahalaga sa Diyos na ingatan niya yung kanyang pananampalataya. Hindi niya ito binigyan ng kasiraan, bagkus sinunod niya yung mga utos ng Diyos. So yun ang makikita natin dito sa interpretation natin dito. At hindi lang yun, natuto rin siyang nagkaroon siya ng tamang attitude sa Sabat, na ang Sabat ay hindi inalis ng Diyos, kundi ito ay inestablish lalo ng Diyos. Okay, reminder, di ba? Yung mga pinagaling niya sa sakit, bakit niya pinagaling na Sabado? So, nung gumaling ng Sabado, inakusahan siya ng mga Hudyo na binayolate niya yung Jewish Sabbath, hindi Lord Sabbath, Jewish Sabbath. So, sabi ng mga Christian, oo, binayolate niya yung Jewish Sabbath kasi pinalitan niya na yan eh. So, nag-agree ang mga Christian dun sa akusasyon ng kalaban ng Panginoon. Basically, umalayan sila dun sa kalaban ng Panginoon na yung pag-aakusan nila sa Diyos. Ito yung makikita na yung reaction nung binigyan ng one talent, no? Diba? Anong sabi niya? Minalay niya ang Panginoon eh. Minaliit ang tawag doon. Siniraan mo yung Panginoon. Naniwala sa mga kislam laban sa Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoon, kilala kita eh. Yung kita ng iba, kinukuha mo. Diba? Yung hindi ka naghirap, pero kung nakita ka, kaya nga nainis sa kanya yung Panginoon, alam mo pala yun, eh, bakit hindi mo sinunod? Diba? Pero tama ba yun? Yung Sabat ba inalis ng Diyos kasi pabigat sa atin? Hindi. Paano naging pabigat yung pahinga? Sabi ng Panginoon, mag-work ka lang ng 6 days, tapos pahinga ka na. Mahirap ba sundin yun? Bakit inalis yung pinakamadali? Kasi nga, kung pera ang sinasamba, ayaw nila na may day off. Gusto nila araw-araw nagtatrabaho kasi masarap sa kanila ang kumita ng salapi. Ayaw nila makipag-communicate, ayaw nila makipag-bonding sa family nila. So, ang family nila yung trabaho, ang Diyos nila yung pera. So, yun ang dahilan. So, yung binigyan ng commandment, natutunan pa niya yung proper commandment, yung proper na apat, dalawa. Another two. So, natuto siya mag-day off. So, anyway, alam natin na ang pagpapatuloy niya, naging tapat siya dun sa apat, matututunan niya yung another four. Pagkatapos on, yung dalawa pa, matututunan niya rin habang faithful siya dun sa pagsunod dun sa walo. Ngayon, punta tayo ngayon dun sa yung binigyan ng isa. Kasi siya, hindi pa siya Christian. Kaya isa lang ang binigay sa kanya. Ang binigay sa kanyang command ay yung makilala niya ang Diyos bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero ni-reject niya yan. Kaya nga siya pinaalis sa bakit siya pinaalis doon sa bahay? Kasi pinapasok na siya eh. Diba? Manggagawa na siya. So, tapos natanggal pa rin siya. Kasi ang Panginoon kasi walang tinatakwil yan eh. Ang Biblia ang sabi ganito, si Peter, no? He is not willing that any should perish but that all should come to repentance. So, ganun ang Panginoon. Pagka nag-aasig siya, pag naglambat siya, kahit na kukunin niya yan. Yung mga nalambat niya. So, lahat. Pero pagka nalambat niya na yung isang tao,
yung decision nito ng pagtanggap sa kanya, hindi niya rin ipipwersa. Merong freedom ang sino man ang tanggapin siya o hindi, tulad nitong taon to, na ginamit niya yung freedom niya para i-reject niya ang Panginoon. Basically kasi ganito yan eh, ang commandment number one, ang sinasabi no na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos kundi ako lang. Pero itong ano, itong servant na to, ang sabi niya ganito, ayaw kong maging Diyos ka, ako ang Diyos, ako ang magjo-Diyos sa sarili ko. Hindi kita kukunin Diyos, hindi ko susundin yung utos mo, ang susundin ko yung utos ko. Basically, yun ang sinabi niya nung nireject niya yung, ano, yung talent na binigay ng Panginoon, yung commandment ng Panginoon na binigay sa kanya. Ayaw niya magpa-under sa, ano, sa Diyos, ayaw niya magpasakop sa Diyos, ayaw niya magpaligtas sa Diyos kasi ang nasa isip niya, kaya niya iligtas ang kanyang sarili at hindi niya kailangan na tagapagligtas. So, ano nangyari? Nireject siya ng Panginoon. Pagdating kasi sa rejection, ano, maraming kasalanan na ang pwedeng makomit ng tao, pero isang kasalanan lang ang pwede niya i-commit na siya ay mapupunta sa impyerno. At yan nga yung rejection. So, nireject niya ang Panginoon, nireject din siya ng Panginoon. Para i-reject tayo ng Panginoon, kinakailangan mo nang i-reject natin siya ng una. Tayo unang tatanggi sa kanya, pero ang Panginoon, never siya nangunguna na tanggihan tayo kasi ang kanyang salvation, yung pag-uwang gandang tao rin. Yung kanyang pag-ibig. Pwede tayong pumunta doon. Pwede tayong tumanggin doon. Kaya lang, diba? So, yun nga ang nangyari, no? Ang salvation, yung talent na ibinigay sa kanyang isa, yun yung talent na makilala niya ang Panginoon. Pero hindi niya ginamit yung talent na yun, tinago niya. Sa niya tinago sa lupa, pinaon niya sa limot. Hindi niya pinag-aralan, hindi niya hinawakan, hindi niya tinignan kung paano niya magagamit at kung paano siya makikinapan doon. Tulad nung ginawa ng dalawa niyang kasamahan. So ano nangyari? Sabi ng Panginoon, kunin niya yung ano sa kanya, bibigay doon sa ano. Kasi yung may konti na nga, mauwawalan ka pa. Yung marami, lalo pang dadami. So nandoon makikita yung joy of serving God, joy of obeying God, na the more we obey God, the more na natututo tayo dun sa ano, sa ating buhay. So, and then balik tayo ngayon dun sa question. Внимание, ano ngayon? Следите за скоростью. Over speed? 89, 90, 85, 80. So, anong gusto natin tukuyin ngayon dyan? Balikan natin yung ano, yung pinadalang sulat sa'yo. One day, I asked a lady how she plans to go to heaven. She said, by obeying the Ten Commandments. So, mali ba itong lady o hindi? Tama siya. Kasi, ganyan din yung sitwasyon nung meron kinausap ang Diyos, no? Tinanong siya, paano ba ako, nung young man, paano ko pupunta sa langit? Sabi niya, alam mo yung 10 utos. Hindi niya sinabi na tagapin mo ako bilang iyong Panginoon sa rin kapagligtas. Dapat maniwala ka sa akin bilang Diyos. Hindi niya sinabi ni Kristo doon sa kausap niya. Kasi hindi pa nga siya namamatay, no? Hindi pa siya nare-reveal ang siya ng Diyos. So ang sabi niya, alam niya 10 utos. So ang alam niya lang, 5, no? Pero hindi yun naging sagabal sa Diyos para i-condemn siya kaagad, kundi yun ang ginamit ng kaparaanan ng Diyos para ituro pa sa kanya iba pang law na kanyang hindi alam. Unfortunately, sa unang-unang law pa lang, yung pinaka-importante, ni-reject niya na yung Panginoon. Yung cello? Sige. On the way na raw yung cello. So, napunta tayo sa cello. Ah, yung lady. So, yung lady ngayon, excited po ba? Itigil ko bigla itong ano. Ah, hindi, pagdating. Pag dumating nang hindi pa tapos tayo, tapos kagad. So, yung ano, yung lady na to, yung ating Panginoon, ginamit niya ng opportunity yun ano, na ituro yung tama. So, dapat sana ang naging magandang approach dito sa lady na to, nung sinabi niya na tatlo yung alam niya, sa'yo, good, ituturo ba sa'yo yung 7? Ganun dapat. And then sa second paragraph ito, my friend, please think about it. I believe she was well-intentioned.
But how can she get saved by the Ten Commandments that she does not even fully know? Ngayon, ang reason kung bakit ganito yung pagkakasabi niya na negative yung dating, no? Na hindi niya tinuro yung Ten Commandments kasi siya mismo, hindi siya naniniwala na ang salvation will come through obedience of the Ten Commandments. Hindi siya naniniwala dito. Yan ay makikita mo dun sa third paragraph. Ang sinabi niya, Ten Commandments are good, but they were never given to save us. So sabi niya yon. Kasi sabi niya ito, no, to show us how sinful we are and to lead us to Jesus, the only one who can save us by grace through faith. So kung titingnan mo ngayon yung sentence na to using obedience as the key, nang sabi niya kasi it was never given to save us except, no, but, one, to show us how sinful we are, two, lead us to Jesus. So step one, step two, ano ba yan? Diba, yan ang way para maligtas tayo. So paano sino ang nag-show sa atin kung sino ang sinful, sino ang nagpakita na makasalan tayo? Yung Ten Commandments. Sino yung nag-lead sa atin sa Panginoong Jesus? Yung Ten Commandments. Tapos sasabihin natin na hindi naman tayo maliligtas sa pagsunod sa Ten Commandments. Eh kaya nga tayo naligtas kasi sinunod natin ang Ten Commandments. Pinakita ng Ten Commandments na makasalanan tayo, nalungkot tayo. Pinakita sa atin ng Ten Commandments na si Kristo makapagligtas, sumaya tayo. So, hindi ko talaga mag-gets kung anong klaseng mind, kung anong klaseng thinking yung nasasabihin nila ngayon na hindi kayo maliligtas sa ano. So, tapos, kinote ngayon yung Galatians 3.19, ano? Cut, tapos verse 24. What purpose then does the law serve? It was added because of transgression. Oh, di ba? Tama naman eh. Paano malalaman kung may kasalanan ka kung wala yung law? At saka yung added na to, ang sabi doon, is to place side by side, tinabi. Tinabi ngayon sa iyo yan. So, nalaman mo ngayon na may kasalanan ka. So, kung walang Ten Commandments, paano mo malalaman na may kasalanan ka? Then, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ. So, hindi tutor, no? Kundi bodyguard. It protects us para hindi tayo malost ang mga post-teaching hanggang sa makilala natin ang Panginoon, that we might be justified by faith. So, dinala tayo ng Ten Commandments kay Christ, which is also the Ten Commandments. Si Christ din yung word ng Lord. So, nung sinunod natin Ten Commandments, kinilala na, number one, kinilala natin si Christ bilang Diyos. Then, commandment number two, tinanggap natin siya at naniwala tayo sa utos niya. Siya nang binuhay natin, naligtas tayo. Ano yung dalawang yan? Commandment number one at commandment number two. So, naligtas tayo dahil sa pagsunod natin sa Ten Commandments. Kasi yung Ten Commandments ay 10 salita ng Tatay ng Panginoong Yesus sa atin. At tinanggap natin, naligtas tayo because of the Ten Commandments. And then yung lahat na verses, mga Bible verses na pinopoint nila na, yan, yeah, sabi, ganun-ganun. Pag pinag-aralan mo using us, obedience as the key, na-open ang lahat, naintindihan natin, na umano, ang bait ng Diyos, pinakilala niya sa atin ang kanyang anak sa pamamagitan ng Ten Commandments. Nakita natin ang malaking pagmamahal sa atin ng Panginoon because of that. And, tuloy ang driving. Check ko muna kung nasaan tayo. So we still have 3 hours and 45. Bali 4 hours, almost 4 hours. That is equivalent to 12 minutes driving. So 12 minutes na tayong magde-drive and then it's a good kasi pwede nating i-wrap up ngayon to na pagbaba natin ng load dun sa delivery point natin. Tapos na rin yung pwede nating i-wrap up yung ano. And then magde-decide na lang tayo kung ito nga yung ang book 2 will be 2 episodes only. O start ng anong episode. So, dyan natin ngayon makikita yung correct interpretation ng Bible. Kung hindi mo gagamitin yung obedience, kung sino yung teacher mo, kung sino magturo sa'yo, papaniwalaan mo. So, pagka umaten ka ng isang church, no, tapos ang pastor iyakin, iiyak ka rin. Kapag umaten ka sa church, tapos ang church magaling kumanta, mapapakal ka pa rin. So, kung merong
pastor na ang ituturo ay obedience, magaling sa obedience, magiging obedient ka rin. So, depende sa ano, depende sa pastor, depende sa message na makikita mo na ipipilit sa iyo kung ano ang magiging ka. Okay? Diyan ngayon safe yung study mo ng Bible. Kasi pag nag-study ka ng Bible at ang ginagamit mo ng susi ay yung obedience, hindi ka malilito. Pag makarinig ka ng iyakin ng pastor, hindi ka niya mapapaiyak. Pag nakarinig ka ng pastor na magaling siyang mag-entertain, hindi ka niya ma-entertain. Kasi ang papasok sa isip mo palagi, yung tamang interpretasyon ng salita ng Panginoon na magagawa mo lang kung ang gagamitin mo susi ay susi ng pagsunod, yung susi ng obedience yung key mo. So, yan ang magandang maging attitude ninyo mo kapag ka ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Everything can be understood well. Lahat maintindihan. Kung di mo man maintindihan ngayon yan, pag iniisip mo, tulog ka, pag-isip mo, alam mo na kung anong lesson yung tinutukoy ng anong Bible. So, hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat wow, ang gandang sunrise picture. Screenshot sa'yo. Yan, paborito ko yung mga ganyan, mga sikat-sikat ng araw sa puno eh. Ang dami kong picture na ganyan. Na-distract tayo. So, and then, kapag ang puso mo obedient din, hindi ka rin manglalait ng mga tao na ang attitude nila sa Panginoon ay discovery. Gusto nilang kilala ang Panginoon. Gusto nilang matutunan kung anong will ng Panginoon sa kanilang buhay. At ito ang tandaan natin, iba ang will of God na tinuturo ng church kaysa sa will of God na tinuturo ng obedience. Sa obedience, ang will of God ay ano ba ang utos ng Panginoon, ano ba yung mapapaligaya sa kanya na dapat kong sundin. So yun. Pero dun sa ano, sa church o sa mga nag mga ibang hindi gumagamit ng obedience as a key, ang will of God sa kanila ay yung sino ba ang aking mapapangasawa, ano bang trabaho ang aking kukunin, ano bang paano ko ba kakausapin tong kaibigan ko, anong gagawin ko, may sakit siya, ano ba ipapag-pray ko sa kanya, ang daming ganon. Pero una-una, pagdating sa kalungkutan, ang tao malungkot kapag ang buhay niya disobedient, hindi siya masaya. Dumadaan siya sa maraming pagsubok, dumadaan siya sa maraming trials. Tapos makakarinig ka pa ng aral sa pastor, sasabi na yan talaga ang Christian, no? Up and down tayo. Haharap tayo sa maraming pagsubok kasi kung paano kinalaban si Christ, kakalabanin din tayo. Yung bang marami silang mga dahilan para ang isang tao ay manatili sa posisyon na kung saan siya ay tinatapak-tapakan ng mga tao. At minsan sasabihin pa na, huwag ka mapagmataas kapag sinasagot yung panalangin mo kasi baka magkaroon ka ng pride, bigla kang ibagsak. So, hindi ka ngayon makapag-enjoy dun sa mga victory na binigay sa'yo ng Panginoon kasi natatakot ko ngayon na baka bigla lang kunin ng Diyos. Ito yung nga yung pera, kumita ka ng malaki, sabi sa'yo, ibigay mo sa Diyos yan, pag di mo binigay sa'yo, kukunin niya sa'yo, yan, bla bla bla. So, bigay, kukunin. So, lumalabas ngayon ang standard ng Diyos ay ang standard ng Diyos ay pera, no? Pero hindi, ang standard ng Diyos ay obedience. Hindi ka ngayon matatakot kasi pagka-obedient ka, alam mo na hindi ganyan ang utak ng Diyos. Hindi niya ibabase ang faithfulness mo sa kung magkano ibibigay mo sa kanya. Hindi. Ibabase niya ang kanya ang kaligayahan na makukuha niya sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod. At ito pa maganda. Kapag natuto ka, kung kinuha mo yung obedience bilang iyong way of life, yung tinuturo ng mga Christian na dadaan ka sa maraming pagsubok, hindi mangyayari, hindi ka dadaan sa pagsubok. Bakit? Kasi yun ang pangako ng Diyos eh.
Sabi niya sa Old Testament, no, ito ang aking mga utos. Pag sinunod ninyo ito, meron kayong pagpapala. Anong pagpapala yun? Kasama natin ng Diyos. Meron tayong blessing. Ang blessing, kasama natin ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, pagka hindi nyo ito sinunod, meron kayong sumpa. Ngayon, ang iniisip nung, ang iniisip nila, no, kaya may, kaya wala na tayo sa ano, sa utos, kasi hindi tayo susumpain ng Diyos, kaibigan niya tayo. Pero meron tayong dapat na i-consider, ano, sa Isaiah nga, yung verse na sinasabi ng Diyos na ako ang Diyos, ako ang nag-create ng light at darkness, at ako nag-create ng good and evil. So, maski yung masama, sabi nung galit sa Diyos, kita mo na yung Diyos mismo siya nag-create ng evil. Hindi yun ang itinutukoy nun, kundi, kasi ang everything goes well when God is with you, andun yung pagpapala. Pero pagka umalis ang Diyos, wala yung pagpapala. Hindi ka magpapala. Yun ang ibig sabihin nun. Wala talagang darkness. Walang darkness. Ang ibig sabihin ng, tanungin niyo yung mga scientists, ano? At kayong Bible doon din. Ang ibig sabihin ng darkness is without light. Kaya lang mag-i-exist yung darkness kasi wala yung ilaw. Kaya nga pagka may ilaw, nawawala yung darkness eh. Kasi kung yung darkness, kasi yung level ng ilaw, limba umiilaw, tapos biglang dumating si darkness, mawawala yung ilaw. Posible nangyari. Diba? Anong sabi ng Biblia? And light came, and darkness cannot comprehend the light. No? Ibig sabihin, hindi niya kayang talunin ang... Bakit nag-overspeed na nang... Hindi kayang talunin ng darkness yung liwanag, kasi ang darkness nag-i-exist lang ang darkness kapag ka walang light. Ganon din yung ano, yung curse, yung evilness. Kapag ka hindi mo kasama ang Diyos, which brings goodness, ano, blessing, wala kang blessing. So ang nasa iyo yung opposite ng blessing, yung sabi natin na kamalasan, yung mga problema, yung mga failure sa buhay, failure sa everything. So yun yun. So depende dun sa pastor na magtuturo sa inyo. Kung ang pastor na nagtuturo sa inyo ay naniniwala na dadaan sa maraming pagsubok ng isang Kristiyano, hindi siya ano, hindi niya alam ang tungkol sa obedience. Iba ang obedience niya. Sa kanya, ang obedience ay tinupad na ni Christ, kaya hindi mo na kinakailangan maging obedient. Christ did it for you. Ginawa na yan para sa inyo, Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon para sa atin ay yung iligtas niya tayo, ipakilala niya ang kanyang pagka-Diyos sa atin. At ngayon kilala na natin siya bilang Diyos, ang nire-require ngayon ng Diyos sa atin ay i-worship siya o sundin yung kanyang utos. Kasi yun ang one way na magpapaligay sa Panginoon. Yung ating obedience sa kanya, ito yung mabangong samyo. Di ba yung offering, sinusunog yun eh. Tapos sabi nung Panginoon, pag naamon niya, mabangong samyo. Bakit mabangong samyo sa kanya? Kasi nirequire niya itong mga to na mag-offer ng animal at mag-offer ng wave offering. Patungkol kasi iyon kay Jesus Christ, ating Panginoon Jesus. So, the more na ginagawa nila ito sa Old Testament, na nire-remind nila ang ano, yung sarili nila na darating ang tagapagligtas, tuwan-tuwan ngayon ng Panginoon, mabangong samyo sa kanya, kasi sabi niya, oh, ito yung mga taong naniniwala na magkakataong lupang ano, ang aking anak, at later na ililigtas sila. Kaya masaya ang Panginoon yun. Yun ang pinapakita ng obedience ng mga tao kapag nag-o-offer sila ng animal sacrifices at nag-o-offer sila ng first fruits. So yun ang nakikita, animal sacrifice sa death ng Panginoon, first fruits sa resurrection ng Panginoon. So yun ang ano, hindi yung tinuturo ng ano ng church, ang first fruit, pag nagsweldo ka ng January, ibigay mo lahat yun sa Diyos kasi yun ang first fruits mo. So, money ang kanila, ang standard ng Diyos ay pera. Mapapasaya mo ang pera kapag ibinigay mo sa Diyos yung sweldo mo ng January. Lahat yun, tuwan-tuwa ang Diyos. Pero tuwan-tuwa doon, yung ano, yung organization na tatanggap ng ano mo, first salary mo for the year. Okay? So, silang sumasaya, hindi ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos ay i-interpret mo ng tama yung kanyang salita at sundin mo. So, first fruits, ano yung maniwala ka na si Christ ay mabubuhay mo rin. So, yun. Kaya nga nung sinabi ni ano, no, ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Anong sinasabi niya? Tayo yun. Tayo yung sacrifice. Kasi nga, ang church invisible eh. Hindi mo na makita. Bakit invisible ng church? Kasi yung high priest natin invisible. Si Christ, no? Nasa langit siya invisible. Hindi natin makita.
So, ang church tayo at ang ano rin ang offering din ay tayo. Ano ino-offer natin sa Diyos? Yung ba yung mga prayer na da-da-da-da na praise the Lord? Hindi yon. Sabi ng Diyos eh, akala nila, dinggin ko sila sa dami nila ng pinagsasabi. Pero hindi, ang tinidinig ng Diyos ay yung obedience natin sa ano, sa Kanya. Yun ang tinitingnan niya at masaya-masaya siya. Sabi ni Paul, mabangong sa mga sa Diyos yan. Mabangong sa mga sa Diyos yan, pagsunod niyo sa Kanyang utos. So, hindi ba kayo naiinis na yung yung importanteng bagay na binigay sa atin ng Diyos para mapasaya natin ang Diyos ay dininay ng church, hindi tinuro sa atin, no? Na ang kailangan pala ng Diyos ay obedience, yung susunod sa kanyang utos, sa kanyang Ten Commandments. Pero hindi pa napaaga yung ating mabuti na lumigo rito sa atin. So, yun pala ang kailangan ng Diyos sa atin, yung sundin natin yung Bigat kanyang ito sa utos, kumarot doon siya na rin. mapapaligaya, at doon natin may papakita na tayo nga ay tunay na Panirinitin na rin. haing buhay, living sacrifice para sa ano, na kinalulugdan ng Panginoon. Ah, dumating tayo sa ano, sa site. Успешно прибыли. So, dyan natin ino, tinatapos yung ating discussion doon sa ano, sa mahal to? Yung reaction natin dun sa ano sa Facebook posting na pinadala sa iyo na parang insulto pa dun sa ano sa girl na tatlo lang yung alam niya sa ano. So, ang moral lesson, huwag natin diyahin yun. At meron tayong nakausap na sincere sila sa ano sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ang pananampalatayon ay based dun sa utos ng Panginoon sa Ten Commandments na kung saan ay pilit-pilit nilang sinusunod na hindi naman nila masunod-sunod dahil wala pa sa kanila ang Panginoong Jesus, ipo-point out natin sa kanila ang Panginoong Jesus. Tuturo natin sa kanila na hindi mo talaga masusunod yung Ten Commandments na yan kung hindi mo tagapagligtas si Kristo. Pero the moment na naging tagapagligtas mo si Kristo, masusunod mo na yan. Hindi lang yan tatlo na alam mo, kundi pati pa yung remaining na scholar. Ay! Mistake ko, dapat tinuloy-tuloy ko pala. Kung makita kasi yung animation ng pagbaba ng pagbaba ng paa. And go. Nag-travel tayo ng 1,000 kilometers. So 1 million meters yun. 6 hours and 35 minutes. Okay. So, diyan nagtatapos yung ating study. At least nakumpleto natin yung ano, yung tag nito, yung tungkol sa tungkol sa Ten Commandments. So, yun ang ating book 2. And then, sa next discussion natin, gusto kong i-discuss yung tungkol sa ano, sa marriage. Kasi may doon sa ano sa Pampanga nung nagdi-discuss kami ni ng isang kapatid doon, hindi ko sabihin yung name. Nabanggit namin yung tungkol sa kasal. Unfortunately, nandito ako ngayon sa Pasig, hindi ko na i-ano sa kanya yung tungkol sa marriage. Kaya ang gagawin ko, parang intermission, ano? Siguro i-intermission ko na lang yung kapareho nung tungkol sa sex and purity, no? Discussion do sa sexual purity. Gagawin ko tong ano, intermission. So, ibig sabihin, na i-close na natin yung book 2. Ito lang yung book 2, dalawang episodes lang. Then, intermission tungkol sa marriage.
Pagkatapos, gagawa tayo ng book 3 na kung saan, kung meron kayong suggestion kung anong di-discuss natin, yun na lang i-discuss natin. Pero at the most, ngayong trying time, no, dahil namatay si ano, namatay ay yung lolo, namatay yung papa na mama, namatay aking father rin, no? Malungkot tayo, pero kahit malungkot tayo, meron tayong napag-uusapan na related sa pananampalataya. At least sinasagot nito yung kalungkutan sa ating buhay. So, dyan lang muna. Dyan lang muna. So, stop muna tayo sa ano. Stop muna tayo.